kaninang alas 10 ng umaga, ang mata ng bagyong si Ursula ay tinatayang nasa may bandang Libertad, Antique na. Kataglayin lakas na hangin umabot ng hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin posibleng umabot ng hanggang 195 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin sa direksyong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, nung nagsimula po tayo mag-monitor sa bagyong si Ursula habang nasa labas pa ito ng PAR, ito yung naging pagkilos niya hanggang sa kaninang alas 8 ng umaga. Mapapansin po natin, just a recap, nagkaroon po ng tatlong landfall kahapon, 4:45 unang landfall, Salcedo, Eastern Samar, 7:30 p.m. Tacloban City, and then around 9:15 p.m. dito sa Kabugkayan, Biliran. Then kanina namang madaling araw, 2:30 a.m. dito sa may Gigantes Island, Carles, sa may bandang Iloilo po, and 8:40 ng umaga dito sa Ibahay, Aklan. And sa westward na movement to, posibleng anytime today ay mag-landfall ito, possibly huling landfall dito sa may bandang southern part ng Mindoro provinces. Meron pa rin tayong tatlong warning signal na nakatas sa ilang bahagi ng ating bansa, bagamat may mga na-downgrade na simula pa dun sa ating previous weather bulletin kanina alas 8 ng umaga. Lahat po ng kulay orange ay warning signal number 3. Mapapansin natin, iyon yung malapit dito sa sentro ng or sa mata ng bagyong si Ursula. Samantala, warning signal number 2 naman sa yellow-colored areas at warning signal number 1 sa light blue. So, yung mga lugar sa warning signal number 3 currently sa Visayas area, Capiz, Aklan, Northern Antique, particular sa Caluya, Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi, Tibiao, Barbaza, and Lawaan. Number 3 rin nakataas sa Romblon, Southern Oriental Mindoro, particular sa Rojas, Mansalay, Bulalakaw, Bungabong, Bansud. Sa Southern Occidental Mindoro rin po, particular na sa Kalintaan, Rizal, San Jose, Magsaysay at sa southern portion ng Sablayan at sa Calamian Island, dito po sa Busuanga, Coron and Culion. Samantala, warning signal number 2 naman ang nakataas sa southern portion ng Quezon, particular sa Makalelon, General Luna, Catanawan, Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Sa lalawigan ng Marinduque, warning signal number 2 rin po sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro kasama nga dyan ng Lubang Island, sa Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island, Cuyo Island at sa extreme northern portion ng mainland Palawan, particular na po sa Linapakan, El Nido, Taytay at Araceli. Warning signal number 2 naman po, Iloilo rin nakataas, Guimaras at sa natitirang bahagi ng Antique. Habang warning signal number 1 sa Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, sa natitirang bahagi po ng Quezon, sa Laguna, Batangas, Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, at maging sa natitirang bahagi po ng mainland Palawan, Dumaran, San Vicente, Rojas, at sa Cagayan, Silio Island. Samantala, warning signal number 1 din dito sa may bandang natitirang bahagi ng Negros Occidental, sa Northern Cebu kasamang Bantayan Island, Madrideos, Santa Fe, Daan Bantayan, Medellin, Bogo City, San Remedio, Tabogon, Tabuelan, Tuburan, Asturias, Carmen, Catmon, Sogod, Bourbon, Tabogon at sa Negros Occidental. So yung mga lugar po na may warning signals number 3 and 2, asahan natin patuloy na makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin. Itong mga pag-ulan, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, flash floods and landslide naman sa mga lugar na malapit po sa gilid ng bundok. Lalo na kung ilang araw or nakaranas na ng malalakas na pag-ulan nitong mga nagdang 12 to 24 hours. Samantala yung malalakas na hangin naman, posible pong makasira ng mga bahay, nayari sa lumang kahoy, weak materials, pwede makapagpatumba ng poste ng ilaw, makapagpatumba ng mga puno, so as much as possible, stay indoors and patuloy pong makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan and disaster risk reduction management officers at magantabay sa 3-hourly update ng PAGASA hinggil nga sa bagyong si Ursula. Yan po ang briefing ng PAGASA kanina kaugnay sa bagyong Ursula. Ayon sa PAGASA, 5 beses nang nag-landfall ang bagyo.
sa Salcedo, Eastern Samar, 4:45 kahapon ng hapon. Sa Tacloban City, Leyte, 7:30 kagabi. Sa Kabukgayan, Biliran, 9:15 kagabi. Sa Gigantes Island, sa Iloilo, 2:30 kaninang madaling araw. At sa Ibahay, Aklan, kaninang pasado, alas 8 ng umaga. Namataan ang mata ng bagyo sa bahagi ng Libertad Antique as of 10 a.m. kanina. Patuloy itong kumikilos pa kanluran. May mga nakataas pa ring warning signal sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyo.